Year po sa ating lahat. Ngayon, meron na naman po tayong panibagong recipe. Ito po ay chocolate brownies. Ito po yung brownies na gustong-gusto po namin talaga ng buong pamilya namin. Yung chewy na fudgy na brownies ay perfect na perfect po talaga. So, yung una po natin gagawin ay magme-melt po tayo ng chocolate at saka yung butter. So, since wala po tayong microwave, yung gagawin po natin ay maglalagay tayo ng pinakuluang tubig sa isang bowl or isang kaserola. Tapos, ipapatong natin yung pinaglagyan natin ng butter at saka ng chocolate. Bagong pinakuluang tubig po yung nilagay ko ha. So, aantayin po natin mag-melt yung chocolate at saka yung butter. Tapos, paghahalu-haluin po natin while mini-melt po natin yung ating butter at saka yung chocolate. So, 200 grams ng semi-sweet chocolate at saka 1/2 cup ng butter yung ginamit ko dito. Pwede din po kayong gumamit ng dark chocolate kung meron kayo. So, after mag-melt ng ating chocolate at ating butter, iset aside po muna natin yun. Tapos, palamigin. So, sa separate na bowl, maglalagay tayo ng 1 cup ng white sugar at saka 1/2 cup ng brown sugar. Imimix po natin ito. Tapos, maglalagay po tayo ng 2 large eggs. Paisa-isa po yung paglagay. Lahat po ng ingredients ay ilalagay ko po sa description box. Yung process or procedure ng paggawa ay i-follow nyo lang po sa pamamagitan ng ating video na ito. After nyo pong malagay yung isang itlog, i-mix nyo po muna ito bago nyo ilagay yung pangalawang itlog. Tapos, imimix po natin ito ng mabuti hanggang sa well-combined na po yung ating egg at saka yung sugar mixture. Pagkatapos nyo pong i-mix ng mabuti ang ating egg at saka yung sugar mixture, maglalagay po tayo ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Maglalagay din po tayo ng kaunting coffee. Yung ginamit ko po dito ay 1/2 teaspoon ng instant coffee powder at nilagyan ko lang ng 1 teaspoon ng mainit na tubig. Tapos, pinaghalo ko. Kung ang gagamitin nyo pong chocolate ay yung dark chocolate, pwede nyo na pong hindi lagyan ng kape. Kung meron naman po kayong mixer, pwede nyo pong gamitan ng mixer ang process na ito para mas madali po yung inyong pag-mix. Meron po akong mixer, kaya lang mas minabuti ko na mano-mano ang pag-mix nito para maipakita ko sa inyo na kaya niyo po itong gawin kahit wala kayong mixer. So, okay na po itong mixture natin ng egg at saka yung sugar mixture. After po natin dito, ilalagay or imimix na po natin yung ating chocolate mixture. So, dahan-dahan lang po yung paglagay ng ating chocolate mixture sa ating egg at saka sugar mixture. After po nating malagay lahat ng chocolate, imimix lang po natin ito ng mabuti. Noon po talaga nakailang ulit po ako sa paggawa ng brownies recipe bago ko po na perfect or bago ko po nakuha yung gusto ko po talagang texture at saka lasa ng brownies. Kapag na-mix na po natin ng mabuti yung ating chocolate, maglalagay po tayo ng 1/2 cup ng all-purpose flour at saka 1/4 cup ng cocoa powder. Tapos, isisift po natin ito dito. After po natin isift, imimix po natin ito gamit ang ating spatula. Yung gamit ko po ditong cocoa powder ay yung Bensdorf na brand. Masarap din po yung Hershey's na brand, kaya lang medyo may kamahalan lang po talaga ito. Na-try ko na din pong gumamit ng ibang brand ng cocoa powder, pero mas nagustuhan ko po talaga yung sa Bensdorf at saka yung sa Hershey's. So, after po nating ma-mix yung ating wet ingredients at saka yung dry ingredients, ilalagay na po natin ito sa ating baking pan. Pinahiran ko lang po ng kaunting melted butter yung aking baking pan bago ko po nilagyan ng parchment paper. Pwede din pong oil ang gamitin nyo na pangpahid, para po hindi po kayo mahirapan sa pagtanggal or pag-unmold ng inyong brownies. So, lulutuin po natin ito ng 30 to 45 minutes sa 180 degrees Celsius. Ito na po, after 45 minutes, luto na po yung ating chocolate brownies. Pinalamig ko po muna ito bago ko po ito in-slice. Ito po yung klase ng brownies na medyo may crunch sa labas, na chewy at saka fudgy po yung loob.
Sana po ay magustuhan nyo ang aking recipe po na ito. Hanggang sa susunod po natin ng mga recipes, please subscribe po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Thank you po. Bye-bye!